Para kanino nga ba ang Sabat? May mga nagsasabi na ang Sabat ay para lang sa specific group of people. Meron din nagsasabi na ang Sabat ay para lang sa mga Hudyo. Ngunit alam niyo ba, mga kaibigan, na ginawa ang Sabat ng Diyos nung panahon pa nila Iba at Adan? Wala pa ang mga Hudyo. At alam niyo din ba, mga kaibigan, na ginawa ang Sabat para sa tao? Ang sabi sa Mark 2 verse 27, "The Sabat was made for man." Ang ibig sabihin, mga kaibigan, ay ang Sabat ay ginawa para sa tao. Kung titingnan natin ang original na lingwahe na ginamit dyan sa salitang man, ay human being or humankind or sangkatauhan. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, ano man ang kulay ng balat mo, taga saan ka man, ano man ang estado ng buhay mo, mahirap ka man, mayaman ka man, bata ka man, matanda ka man, ang Sabat ay para sa iyo sapagkat tayong lahat ay human being or kasama tayo sa sangkatauhan, mga kaibigan. Kaya nga, ang Sabat ay para sa ating lahat. Ang Sabat din, mga kaibigan, ay nasa 10 utos. Kasama siya sa 10 utos na sinusunod naman nating lahat. Nandyan ang bawal ang pagpatay, igalang natin ang ating mga magulang, bawal ang magnakaw, huwag lapastanganin ang pangalan ng Diyos. Kasama dyan, mga kaibigan, ang Sabat. In fact, siya ay nasa pang-apat na utos. Kung sinusunod natin ang Syam, bakit naman natin hindi susundin ang ika-apat na utos o ang isa sa 10 utos? Kaya masyadong illogical, mga kaibigan, kung hindi natin ito susundin. Kasi kasama siya sa 10 utos.